Hello, hello mga ka-istorya. Dito na naman tayo sa another video natin. At sana mapanood nyo ito. Magustuhan nyo, mas maganda. Pero siguro may makukuha kang konting idea o konting kaalaman lang tungkol sa ito sa pag-tahe. Ang topic natin ngayon yung paano mag-repair sa pantalon. So, ibabasto natin siya. Tapos, kunan natin ng sukat ng haba sa lalayan. Ibabasto natin siya at sana magustuhan niyo. Ang mga mahilig lang sa panahi. Yun. So, bigyan ko lang kayo ng konting idea. Kumbaga, yung mag-umpisa pa lang, mag-aral manahi. So, baka ito, pwede na kayo makakuha ng idea nito. So, panoorin natin kung para sakali magustuhan niyo siya. So, paki-subscribe na lang at paki-share para sa video natin. At paki-pindot na lang din yung bell icon dyan sa baba. Sana ay magustuhan nyo ito. So, panoorin natin. Let's go! Gusto natin ito. Una, kukunin natin yung haba. Sukat ito ng haba. Terti sabi ng haba. Kunan natin ang haba ito. Terti sabi ng haba. Tapos ang haba, kalawas ko lang 1 inch. Pukul
ito yung pag baston ng pantalon. Ito kasi minsan pag slacks kabilaan ito ano lang to kasi may pasada yung kabila eh. Dito na tayo. Ayan. Mountain Dusi. Upside lang. Upside lang. Ayan. Ayan, Dusi. Full size. Pagkita lang natin. Ang pasok. Pagkat natin ito, parang maong style lang ito siya. Na. Una, palit muna tayo ng sinulid. Ha? Pag anong kulay ang nire-repair natin, palit din tayo ng sinulid. Yun din ang kulay ng sinulid. Kumbaga. So, ito. Palit muna ng sinulid na kulay brown. Yan. Eh, wala man tayong bakante, magkaritis mo na tayo. So, meron na ta. Ano pwede na ba ito? Yan. Hangit. So, mga kaistorya, mga ito, kunting ano lang ito. Tuturo ko sa inyo kung paano tayo mag-repair ng pantalon. Baston ang tawag nila. Kaya magbaston tayo ng pantalon. So, bigyan ko kayo ng kunting idea. Lagay mo dyan, artisan. Pati pag siguro sa pag setup nitong makina, hindi mayroon sigurong iba na hindi alam. Pero tuturuan ko rin kayo. Katulad nung may mga bagong biling makina, hindi pa gaano marunong mag-setup. Tips ko rin sa'yo yan. Ito. Sudahan na natin. Tandaan nyo, ito siya is lux, pero ang ginawa natin maong style, one side lang pinano natin kasi may pasada sa gilid. Pero ang totoong is lux talaga, yung mga is lux na pantalon, both side ka talaga kukuha. Yan, kung magbaston. Para siya pantay. Pero ito siya rugged style, kumbaga maong style, pwede na. Pwede na ito siyang ganitong pag ano natin, pag bawas, pag baston. Itan mo 1 inch, tapos islide mo kunti. Yan. So, baston na siya. Bakit yan yan? Kasi pag tupi natin mamaya dyan, mamaya baka tapusin itong ano kasi maliit. Kaya ganun siya.
dandahan lang tayo. Kumusta na tayo mga kaistorya? Ganito lang ang mag-repair ng pantalon slacks. So, tinuturo ko rin sa inyo. Bibigyan ko tayo ng konting idea. Lalo na doon sa mga nag-uumpisa pa lang, matutong magtahi. Gustong matutong magtahi. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano. Tulad dito. Yung baguhan ka pa sa tahi kasi, siyempre hindi ka pa naman talaga manahin ang buuhan. Mga repair-repair muna. Tulad nito. Tapos kakat na natin yung sobra. Cut na natin yan. Para hindi siya masyado makapal. Cut natin. Tapos dublihan natin dito sa bandang hita hanggang sa singit kasi baka matastas baga mapunit yung natin. Okay. So, tapos na diba? Ang gawin natin sa sunod, edging. So, punta tayo ng edging. Sige, samahan nyo ako. So, dito na tayo sa edging. So, ang gagawin natin, magpalit na naman tayo ng sinulid. Palit muna tayo ng sinulid, mga ka-istorya. Yan. Pati dito sa edging mga kaistorya. Mayroong ibang mananahi na hindi rin marunong magkabit itong sinulid. So, bibigyan ko rin kayo ng tips or idea kung paano magkabit ng sinulid nito. Kasi marami din sa atin na yung ibang mananahi, pag naputol yung sinulid, wala na. Iiwan na lang kasi hindi sila marunong magkabit. O diba? Palamitan talaga yan. O hindi naman sa lahat, pero siyempre, meron ding iba kasi. Naranasan ko na yan eh. Experience ko yan. So, bibigay ko rin sa inyo yan kung paano. Isa-isahin natin yan. So, ngayon pa lang, mag-subscribe ka na sa channel ko para di ka mabitin o mahuli sa mga video ko, sa mga tips, sa mga idea. Ito yung edging. Yan. Kasi marami pa akong ituturo sa inyo tungkol sa panahi. Lalo na yung sa nag-uumpisa pa lang matutong manahi katulad ngayon. Siyempre kung wala kang ginagawa sa bahay, diba? Sa panahi ngayon may pandemic. Tutunay makina ka. Hindi mo naman ito
Pakinabangan mo na ito. Kikita ka pa nito. Tulad niyan, kahit ka ng mas, mag-repair-repair ka. So, di ba? Yan, tapos nang pag-easing natin. Ito, sa gilid, yung pinak. Yan. So, balik tayo sa kahit. Yan. So, tapos na natin ma easing. So, dito na tayo sa tupi. Tutupin na natin. Yan, di ba? Tutupin natin to. 1 inch. So, ibig sabihin, 1 inch din yung tupi natin dito. 1/2 inch lang. Si doble yan. Dudublihin natin. Ito na. Yan. Yan, pagtupi oh. Kita nyo ba? Pagtupi mga pastorya. Tulad ng sinabi ko, yung mga baguhan. So wala pang ka-idea-idea paano gamitin yung makina nila, paano mag-repair. Bibigyan ko kayo ng tip. Yan. Diba? Kasi ako dati, bago ako natuto manahi, nagre-repair muna ako. Napasalamat na rin ako dun sa amo ko dati sa Mindanao na kahit wala akong trabaho, tinanggap niya ako. At tinuruan pa ako ng magtahi. Pero kalamitan nagturo sa akin doon, kapwa ko rin mananahi. Yun naman araw-araw na ano mo yun, nakakasama yun. E ngayon, uso na yung may internet, may tutorial, eh pwede ka na mag-aral sa bahay na lang kahit wala kang kakilalang mananahi. Tulad nito. Manunood ka lang nito yung paano mag ano, putol, mag-repair. Kasi sa panahon ngayon, pag wala kang alam katulad nito, hindi ka marunong manahi. Kahit pag-repair man lang. Wala. Wala kang pang tostos araw-araw. Sa panahon kasi ngayon, itong repair, kahit nasa bahay ka, kung malaman ng kapitbahay mo nga marunong ka mag-repair, may magpa-repair at magpa-repair sa iyo talaga. Tulad yan, mabinta yung mas. Eh kahit marunong ka lang mag-ano ng mas, ba? Ikita ka na? Eh sa ngayon, dapat matuto ka maghawak ng makina. Kung gusto mong bumili ng makina, wala kang makina, marami. Sabad Santos, marami. Ito na po. 7,000, 8,000 makamakina ka na brand new. Kasi kanyan yan siya pero kondisyon ba? Mga ganito din. Sa makina kong gamit. Diba? Yan. Tapos na yung repair natin. So, yan. Maliit na. Baston na siya. Ito siya, hindi talaga totally baston. Kumbaga, pinalitan lang yung laylayan. Kasi, ano daw, medyo maluwag daw sa mayari. So, tapos. Tapos na tayo dito sa pag-repair natin, mga kaistorya. Di ba?
Ganun lang kasimple. Kumbaga, bibigyan lang kita ng kunting idea nito kung paano ko siya ni-repair, paano ko siya ginuhitan. Ganun lang. Kung mayroon kang katanungan, mag-comment. Mag-comment ka lang dyan sa baba at sasagutin kita. Malay mo sa sunod. So, tulad nito, magawa ng bulsa. Meron na dyan sa nung una kong video. Typing ito. Pero hindi katulad nito na may pasada. Yan, naman, mga pasada. Ito siya rugged style. May button. Marunong tayo niyan. Tuturo ko sa inyo yan kung paano gagawin. Yan. So, tapos na tayo. Ito na lang. Sa anuhin na lang sa sunod na video. Panoorin nyo. Marami pa tayong ida-download. So, salamat sa mga nanonood. So, yan ang mga kastorya. Tapos na natin yung pantalon na ni-repair natin at sana nagustuhan nyo yun. At sana nakakuha kayo ng konting idea sa ginawa natin, pagbaston natin sa pantalon. At sana sa mga nag-umpisa pa lang dyan, mag-subscribe na kayo sa channel ko at paki-share and subscribe at paki-pindot na rin yun sa icon bell dyan sa baba para updated kayo sa mga video natin. So, salamat sa lahat ng mga viewers at saka subscriber ko. So, thank you at see you sa sunod. Salamat at thank you sa sunod. At salamat hanggat sa sunod na video na lang. So, bye bye.